magandang araw sa ating lahat, mga tagapagsubaybay ng aking video. Ayan. So, for today's video ay papakita ko sa inyo yung mismong connection ko o setup ko sa aking hybrid solar inverter. So, shoutout ka po pala kay Sir Kasuki 119. Ito, nagtanong siya kung anong klaseng mga breakers ang mga ginamit ko. At yung full setup na ginamit ko, ayan o. So, ayan, papakita ko sa inyo yung pinaka-setup ko. So, I have a 3.2 kilowatt PowMR hybrid inverter, no? Ito po siya ay may up to 500 volts na PV input, solar input, at ayan. So, 24 volt system po siya. So, ang tanong po ni sir, hinihingi po niyang yung tinatanong po niya ano po yung setup o full setup, kasi may binili daw siyang katulad nito. So, ayan. So, ang setup ko po ay ayan, ito po yung para sa video. So, I have a 20 ampere na AC breaker. So, tapos 20 ampere din na para sa aking AC out, no? Yan, AC out po yan. So, papalitan ko po ito ng 15 ampere lang or 10 ampere lang. Tapos ito, ang para sa battery. Yan, positive, negative. Yan po yung connection ng battery ako. So, I have a 25 ampere DC breaker. Tapos, yan na yung wire ko na ginamit. Malaki to. Papunta ang baterya. Hindi ko napapakita kasi yung baterya kasi na tabunan. No? Natabunan ng mga gamit. So, ayan po yun. No? I have a tawag ito, 52 M square M2 na wire na AWG. No? Sobrang laki nito. Tapos PV input. Ito po yung input galing sa solar natin sa itaas. Ayan. 8mm po yung wire natin. Tapos papunta dito sa ating PV in. Ayan. Positive, negative. So ako ay naglagay ng tawag nito para dito sa ating supply para sa ating AC wattmeter. So, yung wattmeter ko po ay Taxnil, no? Wattmeter AC. Tapos ito po yung naka-CT lang po yung kanyang yung meter gauge. Ayan. So, yan lang po kasimple yung setup ko po, sir. So, para sa mga nagbabalak na mag-DIY, ayan, ganyan po yung setup ko. Ito, baka gusto nyo itanong, bakit ko ginawang ganito? Ayan. Matigas kasi siya, matigas kasi talaga yung wire, kaya ginawa ko na nagparalel na ako ng mga wires para madali siyang i-baluktutin. Kasi nabibend siya. Kasi pag ganito kalaki yung wire na gagamitin ko, sobrang tigas. Hindi ko siya mabaluktot. Yan, kasi ganyan lang talaga yung pinakaan ako sa spacing. Maliit lang kasi yung nagayan ko. Eh, meron pa to dito. Ito. Ito setup na to. Pangalawang setup. Ito yan. So, kapos sa area. Yeah. Ganito na lang na wire yung ginamit ko. Okay naman yung niya. Hindi naman siya naglo-loss kasi sobrang hindi naman siya mahaba yung ating wire. So, yan lang po para sa video na po na ito. So, sana may natutunan po kayo sa setup ko, sa simpleng setup ko. Simple setup lang po ng solar hybrid inverter. So, baka magtanong kayo, no? Ayan. Tingnan off ko po yung kasi nakukumukonsumo po siya, naka-solar utility priority.
Kaya kung ano, eh naka-turn on po itong breaker na to, eh nakikihati yung ano, nakikihati yung si solar kay Dio, hindi niya kaya. So, okay na yun, wala tayong ano, upo na, para wala na akong i-consume sa Dio. So, pure off-grid po tayo, guys. So, yan lang po. Maraming salamat po sa inyong panunood.